Masayang araw mga bata. Maligayang pagdating muli sa ating pag-aaral ng edukasyon sa pagkakatao 6. Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan at ikatlong linggo ng ating pag-aaral. At ang paksa para po sa linggong ito ay pagpapahalaga at pagtupad sa responsibilidad. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Maaari mo bang itala sa iyong kwaderno ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo? Bibigyan lamang kita ng 3 minuto para itala ang iyong mga sagot. Kung nais mo ng karagdagang oras, maaaring i-pause ang video na ito. Sa kapatuloy ng ating gawain sa pagkatuto, tayo ngayon ay nasa gawain sa pagkatuto bilang 6. At sa mga sandaling ito, nais ko na suriin at pagnilayan ang liriko ng awiting Pananagutan na isinulat ni Reverend Father Eduardo Pardo Ontiveros, SJ. Pumili ng 2 miyembro ng inyong pamilya at basahin sa harap nila ang liriko ng awiting. Pagkatapos ay kapanayamin ang mga ito gamit ang mga tanong sa ibaba. Ngunit, bago mo ito basahin sa harap ng iyong kapamilya, nais kong pakinggan muna natin ang awitin. Ayan, napakinggan na natin ang awiting Pananagutan. Ngayon naman ay babasahin mo ito sa harap ng iyong mga kapamilya. Pero bago mo gawin iyon, hayaan mong basahin ko muna ito para sa iyo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang magbasa sa harap ng iyong kapamilya. Mahusay, magaling. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, mula sa liriko ng awiting Pananagutan, ano ang mensahe na nais ito iparating sa atin? Ikalawa, bakit mahalaga na tumupad sa pangako o kasunduan? Ikatlo, naranasan mo na bang hindi natupad ang pangako o kasunduan binitiwan ng iyong kapwa sa iyo? Ano ang ginawa mo hinggil dito? Ikaapat, naniniwala ka ba na sa bawat pangakong ating binibitiwan ay may kakibat itong pananagutan? Anong pananagutan para sa iyo? At ikalima, ano-ano mga hakbang na dapat gawin upang makatupad sa iyo o sa iyong mga pangako? Muli, maaari mong i-pause ang video na ito kung nais mo ng karagdagang oras.
Para sa kapatuloy ng ating gawain sa pagtuto bilang pito, basahin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ito'y tumutukoy sa sinabi o ginawa o anumang bagay na hindi pinananagutan o walang pagsaalang-alang sa kapwa. Kung ang sagot mo ay letter C, tama ang iyong sagot. Ikalawa, ito'y tumutukoy sa lahat ng tao sa paligid. Kung ang sagot mo ay A, kapwa, tama ang iyong sagot. Sumunod, ito ay pahayag na tinitiyak o tumitiyak sa pagtupad o hindi pagtupad sa isang bagay. Ito rin ay tumutukoy sa anumang ginagawa bilang garantiya. Kung ang sagot mo ay pangako, tama ang iyong sagot. Ikaapat, sa mga pagkakataon na ikaw ang ginakatupad ng isang kasunduan o sa iyong mga ipinangako, ano ang dapat mong gawin? Kung ang sagot mo ay C, humingi ng pumanhit paliwanag ang dahilan kung bakit hindi ka nakatupad sa iyong pangako kasunduan. Ikalima, may kasabihan na sa pagdating sa pangako, huwag mong yakapin ang puno kung ayaw mong mag-abot ng iyong mga kamay. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang sagot mo ay letter B, huwag kang bibitiw ng pangako, hindi mo kayang tuparin. Tama ang iyong sagot. Ika-anim, ang mga sumusunod ay kapakita ng pagpapahalaga sa pagiging responsable sa kapwa, maliban sa kung ang sagot mo ay letter A, pangako kahit mahirap itong gawin, tama ang iyong sagot. Para sa ikapito, natuwa si Jackie na ibinigay ng kanyang nanay pinangako nitong bagong cellphone sa kanya na gagamitin sa online class. Ngunit hindi ito tatak ng cellphone na kanyang gusto at ito lang ang nakayanang bili ng kanyang nanay. Naging responsable ba ang nanay ni Jackie? Kung di ang iyong sagot, tama. Opo, sapagkat tinupad niya ang kanyang pangako at bibili ito ng bagong cellphone. Ikawalo, isang linggo ang naang lumipas, ngunit hindi pa rin sinasauli ng kaibigan ni Coralie ang kanyang aklat. Ipinangako ito na ibabalik rin kinabukasan mula ng niram ito. Kung ikaw si Coralie, ano ang gagawin mo? Kung si ang iyong sagot, tama ka. Ikasyam, ipinangako ng tatay ni Karen na pagdating niya mula sa trabaho, tutulungan at gagabayan niya ito sa kanyang mga gawain sa module, ngunit dahil sa pagod ay nakatulog na ito sa pagdating sa bahay. Ano sa palagay mo ang dapat na maging tugon ni Karen dito? Letter B. Kakausapin ang aking tatay hinggil sa nangyari at sasabihin ng salobin hinggil dito. Ikasampu. Alin sa mga sumusunod na nagpapakita ng pagiging responsable? Si JP ay isinasauli ang mga gamit na kanyang hiniram sa takdang oras. Muli, binabati ko kayo dahil natapos natin ang ating ikatlong linggo ng pag-aaral. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita. Sama-sama natin tuklasin, lakbayin at alamin ang nilalaman ng edukasyon sa pagkakatao. 6.